Hi, good evening guys. So, gagawa ko ng vlog kasi maraming nagtatanong sa akin, saka nagpipame sa akin. Soklayin ko muna buko ah. Mahaba na kasi buko eh. Maraming nagtatanong sa akin kung paano daw i-maintain ang choi. So, ngayon ko lahat masasagot yung mga tanong sa akin. Kaya gagawa ko ng vlog. Ito lang. Unang-una, pag nagkaroon kayo ng choi nori, nabili nyo man yan sa tao o sa mismong pwesto sa surplus, yung surplus ng choi, ang una nyong gawin, pacheck nyo kagad sa mekaniko yung makina. Kasi ako, ang ginagawa ko sa mga customer ko, kapag mayan silang bagong choi, dinadala nila sa akin, kinecheck ko na lahat. Kasi para isang, kumbaga, general check-up na lahat. Unang-una, listan nyo na lang ha. Unang-una, kung gusto nyo i-refresh yung makina, tapos, kasi ako, pag gumagawa ko sa customer ko, hindi ko sinasabi, bili ka ng ganitong pyesa, bili ka ng ganon. Kasi hindi mo naman dapat pabilihin ng pyesa yung mayari ng choi nori kung wala naman talagang sira yung pyesa. Ako kasi ang ano ko talaga more on gawa lang. Kung nakikita ko naman, hindi naman kailangan palitan, huwag natin papalitan. Kasi ano yan eh, surplus yan. So, andyan dyan yung nasa loob ng container yan. Nakasalansa ng hindi maayos. Saka yung makina niyan, hindi natin alam kung kailan yung huling maintenance niya sa Japan. Yun. Kaya pagdating sa Pilipinas, kailangan mo talaga ipacheck. Ang una kong ginagawa kasi dyan, ito, take list nyo, sulat nyo para hindi nyo makakalimutan. Ang una kong nililinisan dyan, karburador. Unang-una, karburador, nililinisan ko. Pangalawa, ito, optional to. Kung lilinisan ko siya, kung hindi naman singaw, okay lang. Lilinisan ko yung head. Yung head, ang loob niyan, meron dalawang barbula yan. Inuhugot ko yun, ililinis ko yun. Para masure ko na wala ng carbon sa loob. Ayun yung tinatawag na head. Yung pinakabahay ng barbula. Yan, ililinis ko rin yan. Tapos, ibabalik ko ng maayos, na malinis, nakasama yung base gasket, saka yung cover gasket yan. Kasi dalawa gasket yan, isang head gasket, isang base gasket. Tapos, pangatlo, kinecheck ko yung panggilid. Yung panggilid, kailangan taga linisan kasi minsan may dragging yan. Na siyempre, baka madumi na, may full boost na. Kasi yung belt natin, pag sobrang tagal nyo ginagamit, or siyempre, hindi nyo naman nakita kung okay, hindi, binili nyo lang naman eh. Pwede yung belt nyan, manipis na, saka upod na, kaya nagpupulbos. So, ginagawa ko, kinecheck ko yung belt, nililinis ko yung pulley, nililinis ko yung torque drive, ayan, baklas lahat yun, yun. So, nililinis ko yung panggilid. Tapos, kicheck ko yung pang-apat, yung oil niya, kung okay pa ba. Kung papalitan, palitan na, pati gear oil. Ayan lang. Tapos yung panlima, kinecheck ko yung fuel line. Fuel line, kasi kailangan din ano i-check yun eh. Kasi baka yung tangke, kalawang na, kailangan linisin. Saka yung fuel cap, baka barado o kaya yung fuel cap eh may tagas. Yun. So yun lang, lima na yun, kailangan ma-check para maging maganda yung condition ng makina. Saka ang ginagawa ko, after ko linisin yung carburetor, hindi lang nililinis yung carburetor kasi pag nilinisan ko yung carburetor, yung tinatawag na tune-up, pag nilinisan ko yung carburetor, kinecheck ko yung valve clearance. Kasi doon ko nalalaman sa valve clearance na yon kung yung cam mo eh may tama na or kailangan na talagang palitan ng metal cam. Ako, ino-option ko to. Kung depende kasi sa customer ko eh, kung gusto nila original pa rin yung cam na ikakabit, wala naman problema, pwede naman plastic pa rin ikabit. Pero mas marami gusto metal cam na para heavy duty. Papaliwanag ko sa inyo kung ano pinagkaiba ng metal cam sa plastic cam.
Ayun. Doon ka nalalaman kung pwede yung plastic cam nyo sa gap. Sa pinaka-gap. Kasi pag nakita ko malaki na yung gap, kahit anong adjust ko nyan ng rocker arm sa valve clearance, kahit anong adjust ko, pag malaki na yung kain ng metal cam plastic, hindi ko na makurik yan kasi malaki na nga yung upod. Saka mararamdaman nyo sa takbo, kahit anong adjust ko, wala nang hatak talaga. Yun, pag ganun ang hatak na, halimbawa, na-check na natin buong panggilid nyo. Okay naman yung clutch, okay naman yung belt, okay naman yung bola, hindi naman upod yung bola. Kasi yun din ang cause kung bakit bumabagal yung choi. Kailangan yung belt nyo makapal para maganda yung dulo, arangkada, para yung belt maganda yung up and down ng belt. Saka yung bola, kailangan hindi oblong, kailangan busang bilog para maganda yung roll niya sa pulley, para maganda yung buka ng belt. Kasi isa rin kasi yung nagpapabagal saka nagpapabilis yung panggilid. Yun, pwedeng bakit siya bumagal, baka yung belt manipis. Bakit siya may na umarangkada, baka yung bola upod na. Bakit siya may dragging, baka yung clutch upod na. Maraming ano kasi yan eh, maraming dapat i-check. Pero ang kine-check ko lagi, siyempre yung cam. Doon ko nasisilip kasi mamaya, okay naman yung buong panggilid natin, tapos may tama na pala yung cam mo. Kasi malalaman mo, pag sira na talaga yung cam, takbo na lang yan mga 10. Hindi na makakaahon yan kahit sa hams, hindi na makakaahon. Saka hirap na umahon yan, hirap na tumakbo, kayang-kaya mo na pigilan yan. Umi-start man yung makina yan, pero yung takbo ng gulong, hindi ganun kabilis. Yun, pag ganun na yung takbo nyo, mga 10 kph na lang tinatakbo, wala na talagang, parang tinutulak mo na lang. Tumatakbo yung makina, pero parang tinutulak mo na lang. Kam na ang sira nyan, durog na yan. Saka dalawang klase, ang papaliwanag ko sa inyo. Kasi ito, mga na-encounter ko to sa mga ginawa ko. Hindi porkit nagpalit tayo ng metal cam, makinig kayo ha, kasi ito, importante to. Hindi porkit nagpalit tayo ng metal cam, tapos nagpalit din tayo ng panggilid nyo, nag-upgrade tayo ng panggilid nyo, tapos mararamdaman nyo, ba't parang hindi bumilis, parang normal pa rin. Kasi hindi porkit pinalitan natin metal cam, saka nag-upgrade tayo ng panggilid, excuse me, bibilis agad yan. Hindi porkit nagpalit tayong ganun. May possible pang may difference yan. Dalawa kasi yan eh. Pag yung makina mo, low compression niya na, kahit magpalit tayong metal cam, hindi natin ma-re-reach yung 50 kph. Pero kapag wala kang problema sa piston mo, sa compression ng piston mo, high comp pa yung makina mo, as in, nabili mo yung choi na from Japan, fresh na fresh, walang tagas ng langis, hindi lumalabas yung langis dun sa may pinakabunganga ng piston. Diba, ito yung black. Diba, may piston yan. Pag yung pinakabunganga ng piston, walang lumalabas na langis dun. Maganda yun, high compression yun. Walang kasingaw-singaw yung makina nun. Pag ganun nakuha yung choi nori na nabili sa surface, ganun ka-fresh pa siya. Pag in-upgrade nyo yung ano nyo, yung metal ka, mas maganda na lalong takbo niya. Kasi, kagaya ng choi ko, stock yun eh. Hanggang ngayon, magpo-porous na yung choi ko, pero stock pa rin cam ko, plastic pa rin cam ko, pero nagpo-40 kph ako. Ayoko lang birating kasi baka madurugan ako ng cam gear kasi plastic pa yung cam ko. Yung nangyari sa choi ko, nagkaroon ako ng loss compression. Ang loss compression kasi, ang nangyayari, hinayaan ko kasi siya kasi, so may edad na kasi yung choi eh, nakuha ko siya eh. So ginagamit ko lang, pag loss compression kasi, ang nangyayari, yung mismong bunganga ng piston, lumulusot na yung langis doon. Yung langis na yon doon pumunta sa head. So yung head na yon hindi naman dapat pinupunta ng langis. Kaya nangyayari, yung spark plug ko, laging basa ng langis. Laging napupundi. Weekly, nagpapalit ako ng spark plug. So, ang nangyayari, magastos. So, inayaan ko lang. Kasi sabi ko, saka ko na pag talagang bumigay na. So, ang nangyayari,
lagi ako nagpapalit ng spark plug kasi minsan 2 weeks pundido na kasi nga nababasa siya ng langis hanggang sa umuusok na siya ng puti. Tapos siyempre may tagas yan, pati sa head may tagas. Biniyay ko siya na malayo, dun ko siya na napunan na bumagal. Naramdaman ko nun bumabagal na kahit anong birit ko. Sabi ko parang bumibigay ni makina hanggang sa parang may pumutok, boom. Yung nalaman kong pumutok na yung makina ako, hindi ko na siya pinilit kasi tumigas na yung kick. Ibig sabihin, yung liner ko tuyo na. Hindi na makagalaw yung piston ko. So, kaya ako siya ginawa ulit. Yung ginawa ko yung choi ko, ni-restore ko na siya. Ang pinalitan ko lang talaga, piston set. Hindi na ako nagpalit ng metal cam muna kasi sayang yung metal cam na... Kasi kung bibila ko metal cam, sayang, original pa yung cam ko. Hindi ako muna nagpalit. Hanggang ngayon, original cam pa rin siya, plastika. Pero, yung nagawa ko na yung choi nori ko, naging high compression siya kasi fresh yung makina. Yung black, may konting tama, may konting gasgas. Hindi ko na pinamachine shop kasi lalaki yung bore. Ang ginawa ko, pinagtyagaan ko lihain ng pino. Hanggang sa nawala yung hairline. Kasi yung may hairline yun eh, yung gasgas eh. Yung nawala na yung hairline, yun. Saka ako bumili ng piston set. Yun, yung na-refresh ko yung makina ko, parang brand new na ulit siya. Kasi ayun nga yung sinasabi ko, pinapaliwanag ko. Hindi porkit nag-metal cam tayo, tutuli na yung choi nyo eh. Kasi depende yan sa kondisyon ng makina. Kasi yung choi nori talaga, surplus, bulok na yan. Kaya nga, swerte mo, kapag nakakuha ka ng choi nori na fresh na fresh, iba kasi yung fresh na makina sa bugbog na makina eh. Kasi meron na na-encounter ako na napili niya, pero bugbog na yung makina talaga, ang daming papalitan. Alos, pinalitan ko na metal cam, piston set, bago maging maganda yung takbo. Pero ako, hindi ko sinasuggest na palitan niya kung okay pa naman. Ang technique ko lang kasi pag, alam mo, wala pa naman talaga budget yung tao, yung mayari ng choi nori, sinasabi niya, sir, paano ba to, sir? Okay pa ba to? Tatagal pa ba to? Tatagal pa naman yan, kaya pa naman tumagal yan kahit ba sabi mo, loss compression na yung makina. Ang diskarte kasi sa loss compression ng makina, may teknika akong ginagawa. Hindi ko masyadong nilalagyan ng langis. Kung loss compression na talagang umaangat na yung langis sa piston, ang ginagawa ko niyan, bawas ako langis 200 ml lang, as in konti lang, para hindi umaabot pag bomba ng sigunyal, hindi umaabot yung langis sa pinakaibabaw, parang naka-stagnant lang siya sa ilalim. Importante, ang langis umiikot lang doon sa may bearing na sigunyal. Hindi ko inaya na masyadong maraming langis sa ibabaw. So, ginawa ko dati kasi sa choi ko 200 ml lang kasi alam ko loss compression. Medyo nag-lessen yung smoke. Yung spark plug ko, nag-lessen yung pagkabasa ng langis. Pero ang mali ko lang, kasi pag loss compression na makina mo, hindi mo siya pwede ibiyahin ng malayo. Talagang matutuyuan talaga siya. Yun. Ang regular pala na langis, kasi may nagtatanong sa akin, ano ba ang sukat talaga? 300 ml lang makina ng choi nori. Pero sa akin, ang ginagawa ko standard ko, 250. 230 to 250. Depende kasi yan sa kondisyon ng makina eh. Mahirap kasi, maganda yung actual ko nakita yung makina kung ano di, kondisyon. Kaya doon ko sinasuggest kung ganito ml na dapat mong lagay. Kasi, depende yan. Kung sumusuka na talaga ng langis yung makina mo, siyempre medyo dadamihan mo kasi nagtatagas siya eh. Kasi sa choi ko, 250 lang nilalagay ko talaga. Kahit na-refresh ko na yung makina, 250 lang. Kasi pag sobra langis mo, hirap ang sigunyal mo umikot. Pwede rin, pag sobra langis mo, hanap ng lalabasan yan, lalo na pag ang makina mo, nagtatagas na. Yun. Basta ang ginagawa ko lang, 230 to 250 ml na langis. Ang ginagamit kong sukatan, yung C2. Yung C2 na solo, kasi 250 ml yun eh. Pwede mong masakto yun. Tapos, ano pa bang mga tanong sa akin? Ayun, anong langis sir ang ginagamit? Sa langis, uulitin ko, ang choi nori, hindi siya maselan sa langis. Ang langis niya, kahit ano, pwede naman any brand. Depende sa bulsa mo. Kahit gumamit kang ordinary, kahit gumamit ka ng semi-synthetic, okay lang, basta kaya ng bulsa mo.
Sa kasalang is pwede rin diesel. Kasi yung sa choi ko, ginagamit ko minsan diesel oil. Kasi ang diesel oil, pwede sa mga scooter. Kasi sa scooter, hindi nakababad ang clutch. Nakahiwala. Hindi kagaya ng underbone, nakababad yung clutch. Kaya sa underbone ng mga motor, hindi kayo pwede gumamit ng langis ng basta-basta. Meron talagang langis para dyan. Kasi ang lahat ng underbone ng motor, ang clutch na niya nakababad sa langis. Hindi kagaya ng scooter na sa labas ang clutch niya, nasa panggilid. Kaya kahit pang diesel oil gamitin nyo sa scooter nyo, okay lang yan. Basta scooter. Kahit sa Mio, ginagamit diesel oil, mga pangkarera. Ang record ko si sa akin lang, magandang gamitin based on my experience, mga ginamit kong langis. Repsol, Castrol, Pertula, Top 1, saka Mobile 1, saka Shell Advance, maganda rin. Pero kung budget lang kayo, kahit mag-ordinary oil lang kayo ng Petron, yung Sprint, or yung diesel na ordinary ng Petron, or ano pa ba, na langis. Kahit walang tatak, kahit hindi kilalang tatak, basta langis na pwede sa pang motor, basta gamitin nyo pang motor. Pero ako nakatry ako, gumamit ako ng langis na Besco pang Isuzu. Okay din siya. Maganda siya, matagal siya umitim. Pinakamahal kasi na langis, yung mga talagang kilala, depende kasi, ang choy naman, hindi naman masyadong maselan yan sa langis, kahit anong langis, pwede. Maganda rin kasi Motul, maganda rin yung liquid moly, kasi sa Vespa, ang ginagamit ko, liquid moly. Kahit 3,000 kilometer siya, pula pa rin ang kulay niya, hindi siya nag-iitim. Medyo mahal nga lang yung liquid moly. Pero magandang langis yun. Kung galante kayo yun, bilhin nyo yung pinakamahal na langis. Pero wag na. Hindi na rin naman kailangan sa choi. Kasi ang choi, pang service lang man natin yung pang dito-dito. Ako, ang choi nori ko, service ko lang. Pupunta ako ng palengke, pupunta ako ng kundo, kakain yun. Hindi ko talaga, yung choi nori ko, hindi ko talaga binabiyahe. Kasi hindi naman talaga siya required ibiyahe ng malayo. Kasi, sa akin lang on my opinion lang ang choy nori kaya naman ibiyahe, kahit Ilocos kaya ibiyahe niyan. Ang tanong lang kung kaya ng sarili mo. Kasi makina pa rin siya eh. Kaya naman niya bumiyahe ng malayo. Kasi tinatanong ko hanggang saan kaya ng choy nori. Kahit saan po kaya ng choy nori bumiyahe. Ang problema po kung kaya ng katawan niyo yung biyahe. Kasi mabagal siya masyado kung ibabiyahe niyo ng long drive. Sasakit lang yung katawan nyo, tapos pag uwi nyo sa bahay, masakit katawan nyo, sasabihin nyo, ayaw nyo na bumiyahe. Iba pa rin kasi yung mga 100cc patas kung ibabiyahe nyo ng long drive. Ang choy, bugbog katawan nyo. Ayun lang yung sabi ko, sa opinion ko sa choy. Ang choy, kahit saan, pwede ibiyahan. Kasi, makina pa rin naman siya eh. Yun. Pero sa akin, mas maganda siya gamitin pang service sa school, pang service sa palengke, lalo-lalo magandang choy para sa mga beginner, lalo-lalo yung mga gusto mag-aral magmotor, lalo kung ang anak nyo babae o misis nyo gusto mag-choy nori, magandang choy. Maganda, siya yung pinakamagandang beginner na scooter. Kaysa bibilan nyo ng motor agad, mas maganda yung mag-start sila sa choy nori, kasi ang choy nori hindi ganun kabilis. Kayang-kayang pigilan ng tao, kayang-kayang pigilan ng paa. Saka napaka-safe ng choy. Sobrang ganda siya i-gawing service para sa akin. Kasi ako marami ako naging motor. Naikumpara ko siya. Halos, minsan nga mas gusto ko siya gamitin kaysa motor na ginagamit ko. Yun, minsan, ano ba, dito lang naman ako pupunta, choy-choy, nori na lang ako. Pero kung malayo biyahe ko, siyempre mag-motor ako. Yun, pero mas gusto ko talaga gamitin choy nori. Lahat na kung may bibili kang isang sakong bigas, kaya niya. Mga gasol, laundry, kaya. Napakaganda ng choy nori service. Kaya ngayon choy nori ko, sobrang alaga ng choy nori ko. Gusto ko siya tumagal ng matagal talaga. Basta inaalagaan nyo lang choy nori nyo, tatagal yan. Saka sa cost naman ng parts, may nagtatanong sa akin kung mahal ba daw. Actually, yung choy nori talaga mahal ang parts eh. Kasi naikumpara ko yun sa mga motor eh. Kasi
Ang ginagawa ko po, hindi lang po choi nori, lahat po ng scooter na motor gumagawa po ako. Nag-start po ako gumawa sa Dio. Nag-2T engine ako, yun. Sa akin, para sa akin, parts ng choi nori mahal, sobrang mahal talaga. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong motor. Kasi special bike yan eh, pocket bike. Nasa level pa rin siya ng pocket bike, kagaya ng pocket bike na 2T. Sobrang mahal ng pyesa, bakit ba mahal? Kasi nga, pocket bike, special bike. Ang mga pocket bike kasi, dyan nakakabili ng pyesa sa may Malbar, sa Mabini, yung kay Roadrunner. Dyan ako bumibili kasi ng pyesa dati. Sa nagtatanong sa akin, ako kasi, matagal na ako mekaniko ng motor, nag-start ako sa 2T engine. Ang choi nori natin, 4-stroke engine yan. Kaya ko pinapaliwanag sa inyo kasi marami nagsabi, 2-stroke daw ang choi. Hindi po, hindi po. Ang choi nori po, 4-stroke engine po yan. Kaya po umuusok yung ibang choi kasi nga loss compression na po yung makina. Pero hindi porkit umusok po yan ng puti, eh, 2T po makina yan. Hindi po. Ang 2T engine po kasi, walang barbula, wala yung rocker arm. Ang choi nori natin kasi, may barbula, may rocker arm, kaya 4-stroke siya. Ang 4-stroke, 4-cycle siya bago mag-fire. Ang 2-stroke, 2-cycle siya bago mag-fire. Ayun ang pinagkaiba ng dalawang makina. Basta masasabi ko po, ang choi nori po natin 4-stroke po, hindi po siya 2-stroke. Yan, gas type po siya, gasoline type po ang choi nori. Ang choi nori kasi, ang displacement niya talaga is 49cc sa black. Pero kung susukatin niyo, 39cc lang yan. Kasi kung susukatin mo yung pinaka-displacement ng piston, 13. Kung kasama black, 49cc nakalagay. Kaya kung susukatin mo talaga, 39cc lang. Yun. Saka, may nagtanong sa akin kung na-upgrade ba yung motor ng choi. Ito lang sabihin ko sa inyo. Ang choi po, ginawa po yan, nilabas po yan ng Japan, pang-service po lang talaga na mabagal, pamalengke, pang-school. Pwede po siyang i-upgrade pero hanggang top speed lang po niyan, 50. Kung gusto niyo po talagang tumulin, wag na po kayo bumili ng choi. Ang suggest ko po sa inyo, kung gusto niyo talaga matulin, bumili na kayo mga Dio. Kasi ang Dio kaya mag-setup ng 90cc kahit stock. Paparebor lang kayo, papalit lang kayo ng CDI saka ng panggilid saka ng piston, paparebor lang kayo ng piston. Ayun nga, kagaya yung sinasabi ko, ang choi nori hindi yan pang high speed. Ginawa yan pang service. Hindi yan pwede pang drag race. Pwede yan i-drag race sa Thailand, pero palit makina. Ang kinukuha lang nila, kaha. Pero para sa akin, hindi na choi nori yun. Kasi iba na yung makina eh. Para sa akin, maintenance stock yung choi nori. Mas gusto ko kasi old stock. Mas mataas ang market value eh. Ang choi nori, maganda yan. Pag na-restore nyo yan, na-maintain nyo as stock, how many years sobrang mahal na niya. Ayun ang value ng choi. Kaya ako mini-maintain ko yung choi ko as stock. Original lahat. Pati parts, pati forma. Gusto ko original pa lahat. Pati design niya. Hindi ako mahilig mag-customize kasi pinipreserve ko siya as all stock. Para pag tumagal siya, valuable na siya. Yun. Kasi after how many years, mahal na ang choi. Ayun lang. Bali, ayun lang yung paliwanag sa maintenance. Saka bago kayo bumili ng choi nori, pag-isipan nyo maigi kung kaya ng bulsa nyo yung maintenance. Kasi mahal taga maintenance. Ako yung labor ko medyo mataas pero kasi pag gumagawa naman ako, sinusulit ko yung gawa ko eh. Sisiguraduhin kung hindi ka nababalik sa akin. Basta ako, pag gumawa ko, wala kayo dapat pwedeng bilhin na pesa. Hindi ako nagsasuggest na bili ka na nito, bili ka ng ganun na hindi naman dapat. Hanggat kayang gawa ng paraan, ginagawa ko ng paraan. Saka, ano yan, surplus yan. Ang ano lang natin yan, i-refresh lang natin makina. Yun. Saka hindi na ako nag-endorse kung kanino kayo bibili. Bahala na lang po kayo kung saan kayo makahanap ng choi nori. Ayoko na po mag-endorse ng tao kung saan pwedeng bumili. Gumawa kayo ng paraan kung saan kayo makabili ng choi, maging resourceful na lang po kayo. Kasi hindi na po ako nag-endorse na bili kayo ganito, bili kayo kay ganun. Ako po kasi napapasama minsan. Yung basta sa akin, ang ano ko lang, gumawa ng choi nori. Kung may choi nori po kayo, dalin nyo sa akin, gagawin ko po. Re-refresh natin makina, ayusin natin. Ayun lang po. Basta sa akin po,
Kung sino yung mga regular customer ko, nire-retain ko sila. Kasi, alam ko, pabalik-balik na lang yan sa akin. Kasi, kami mga mekaniko, parang doktor yan, may mga kanya-kanya kang pasyente. Ang pasyente, minsan, pabalik-balik na lang sa'yo, minsan, pag okay naman na nag-try sa iba, tas babalik ulit sa'yo. Ganun lang naman yan. Pero ako, hindi lang choy ang ginagawa ko. Marami akong ginagawang motor. Kagaya nito, after COVID, back to normal na naman, tambak ako sa trabaho. Ang ginagawa ko, lahat ng scooter. Pero, after COVID, baka mag-Vespa talaga ako, papasukin ko yung Vespa. Marami kasing, naghanap ng mekaniko ng Vespa, wala ganong shop ditong Vespa . So, ayun, gagawa ko ng Vespa, saka choy siguro. Papasukin ko ng Vespa. Magbablog na rin ako pati ng Vespa pag may ginawa ko. Yun. So, ayun lang, para malaman nyo, ayun lang yung mga maintenance ng Finori. Saka gabi na Ang gumawa lang ako ng vlog kasi marami nagre-request. Yun lang. Sige, basta kita-kita kits na lang tayo sa after COVID. Gagawa ulit ako after COVID. Okay, paalam!